Baby. Seryosong iniwas ni Celestine ang pisinging hahalika ng asawa. Natigilan naman si Julian. Just take a seat. Malamig na niyang aniya. Okay. Napipilit ang pagsang-ayon nito. Inukupahan ni Julian ang silyang nasa tapat niya. Naroon sila sa maliit na kusina ng kanilang apartment sa London. Dati pareho silang OFW. Sabay silang nagtungo rito at nagtrabaho. Dito na rin sila ikinasal. Nang may ilang buwan nang mawala ng trabaho si Celestine dahil nalugi ang restaurant ng manager nito. Si Julian ang mag-isang kumakayod para sa kanila. Ano bang problema, Celestine? Ilang linggo ka nang ganyan? Mahinahong saad ng asawa. Si Celestine ay tulala pa rin nakatitig sa ibabaw ng mesa. Inihanda ang sariling bitawan ang napagdesisyonan. Celestine, come on, magsalita ka. Hindi natin maayos to kung wala tayong aayusin, Julian. Lumulunok niyang putol bago pinagtagpo ang mga mata nila ng kaharap. What do you mean? Pigil ang mga luha niya ng kunin ang isang papel at ilapag sa mesa. Itinulak yon ang kanyang mga daliri palapit sa asawa. Bumaba roon ang tingin ni Julian. Maghiwalay na tayo. Aniya ni Celestine. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Julian. Marahan niyang inangat ang mga mata sa asawa. Wala nang mangyayari sa ating dalawa, Julian. Ito ba talagang gusto mo? Oo. Tuwid na sagot ni Celestine habang magkahinang ang kanilang mga mata. Lumulo ng laway si Julian at pinutol ang pakikipagtitigan sa kanya. Paano yung pangarap nating magkapamilya, Celestine? Paano tayo magkakapamilya kung wala tayong mabuong anak? Mataas na boses nitong sagot. 3 taon pa lang tayong mag-asawa, Celestine. Bata pa tayo. Sumusuko ka na agad? Pareho namang lumabas ang emosyon nilang dalawa habang magkaharap sa mesa. Subukan lang natin. Baka nasasabi mo lang yan dahil stress ka. Aniya ni Julian. Alam niyang maraming pinagdadaanan ng asawa. Pinuproblema pa rin ito ang pagkawala ng trabaho at ang madalas niyang pag-uwi ng gabi dahil sa overtime. Isa pa, ang hirap nilang makabuo ng anak. Kaya siguro naiisip nitong makipaghiwalay sa kanya. Celestine, alam ko ang pinagdadaanan mo. Dumukwang pa si Julian para abutin at hawakan ang kamay ng asawa. Tumutulo ang mga luhang tiningnan iyon ni Celestine. Naiintindihan kita. Hindi mo ako naiintindihan. At hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, Julian. Inalis nito ang kamay sa pagkakahawak niya. Tumayo at tumalikod sa kanya habang nakapamewang. Hindi mo alam kung gaano ako namumroblema sa lecheng buhay ko. Sigaw ni Celestine. Celestine! Naawa at naiiyak na wika ni Julian. Wala na nga akong trabaho. Wala pa akong kakayahang magkaanak. Ano pang kwenta ko rito sa mundo? Umiiyak na patuloy na sigaw nito. Tumayo si Julian at nilapitan siya. Hinawakan ang magkabilang balikat at pilit na sinilip ang muka. Hindi totoo yan, Celestine. You're worth it. Hindi kita maihahambing sa kahit sino. Hindi mo dapat iniisip ang bagay na yan. Dahan-dahang ibinaba niya ang kamay at sinalubong ang mga mata ni Julian. Narinig kita. Narinig ko kung paano mo sabihin sa mama mo habang kausap mo siya sa cellphone kung gaano ka nahihirapan. Gumaan ang kamay ng asawang nasa mga balikat niya at tila nagulat sa kanyang sinabi. Tinatanong ka rin niya kung may laman ba tong tiyan ko. Narinig ko yon. At kahit hindi mo sabihin sa akin yon, alam ko ang nararamdaman mo. Pumatak ang mga luha ni Celestine. Ilang linggo niyang kinipkip ang narinig mula sa biyanan at asawa. Kaya ngayon siguro ay sumabog na siya. Gusto niyang mailabas ang lahat ng nasa dibdib. Gusto niyang makaalis sa lugar na parang sinasakal siya ng problema. Gusto niyang makahinga. Huwag na nating dagdagan ng mga away, Julian. Maghiwalay na tayo dahil pagod na ako. Paano at saan ka napagod? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya nito. Pagod na ako sa buhay na to.
hindi para sa akin ang pagkakaroon ng asawa, anak, at lalo na ng pamilya. Nang tumahimik, ay muling nagsalita si Celestine. Pirmahan mo na lang. Nanghihinang aniya niya. Habang pinagmamasdan ni Julia ng asawa, ay para na rin siyang napapagod. Bagsak ang mga balikat nito, malalim at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Bakas na bakas ang hirap na nararamdaman at hindi niya gustong makita na ganito ang babaeng minamahal niya. Hindi siya magiging makasarili. Kung ito ang gusto mo. Pagsuko niya bago bumalik sa mesa. Pahablot na kinuha ang isang papel. Padabog na kinuha ang isang pen. Bago mabilis na pumirma roon. Muli siyang humarap kay Celestine, dala-dala ang papel. Kung kasiyahan at kapanatagan mo ang paghihiwalay ng landas nating dalawa, papakawalan na kita, Celestine. Nakatitig lamang ito sa mga mata niya, habang may dose-dosen ng mga luha. Kung si Julian lamang ang papipiliin, hindi ito ang gugustuhin niya. Hindi ang maghiwalay sila dahil lamang sa mababaw na dahilan. Oo, minsan napapagod din siya, pero mas gusto niyang lumaban. Pero paano niya gagawin yon kung nasasaktan at nanghihina na ang babaeng dapat na makasama niya? Nanlalabo ang mga mata ni Celestine nang tingnan ang papel na nakaharap sa kanya. Hindi niya alam ang mararamdaman, pero sa pagkakataon na ito, wala nang atrasan. Naroon na ang pangalan ng asawa. Isa pa, pinag-isipan niya ang desisyong ito. Hindi niya gustong maging pasanin sa buhay ni Julian. Ramdam niya rito ang hirap at ang kagustuhan ng magkaanak. Pero hindi nila, hindi niya magawa. At ang tanging naiisip lamang na paraan para pareho silang makapagpahinga ay ang maghiwalay muna. Ipaubaya sa tadhana kung magiging sila pa rin sa huli ang magkikita. Kung sa pangalawang pagkakataon ay maibibigay sa kanila, maayos na ang kanilang mga puso, lalo na ang sa kanya. Hindi siya magdadalawang isip na ituloy ang pagmamahal dito. Dahil noon pa man, ang puso niya ay para talaga kay Julian. Sadyang sumusuko na lamang siya sa pagkakataon na ito. Alam niyang hindi niya maibibigay ang anak at pamilyang nais ng asawa. Anong silbi niya sa buhay nito? Uuwi na ako ng Pilipinas. Aniya ni Celestine habang nakatitig pa rin sa papel. Nag-iigti na naman ang mga panga ni Julian habang pinagmamasdan ito. Nang kukunin na sana niya ang divorce paper, ay binitawan iyon ng asawa. Lumagpak sa sahig. Agad niya itong tiningala. Sana maging masaya ka sa desisyon mo, Celestine. Para sa akin, wala kang pagkukulang. Tinitigan siya ni Julian sa mga mata. May halo ng galit ang imahen nito. Dahilan para mas lalong magpatakan ng mga luha niya. Ngayon pa lang, sinasabi ko ng mali ka. Pwede tayong maging pamilya, kahit tayong dalawa lang. Dagdag nito habang garalgalang boses. Dahil para sa akin, Celestine, sapat ka ng maging tahanan at tawaging pamilya. Marami kang makikilalang iba, Julian. At baka sa muli nating pagkikita, pasasalamatan mo ko dahil sa araw na ito hiniwalayan kita. Iyon ang sagot ng nalulukot na mukha ni Celestine. Isinarado ni Celestine ang binabasang dyaryo. Mabilis na mabilis ang paghinga niya habang nakatitig sa kawalan. Nanginginig ang mga kamay niya nang ibalik ang hawak sa ibabaw ng mesa. Mali pa na binasa niya ang dyaryo ng kaibigan. Hoy, Celestine, ayos ka lang? Untag sa kanya ni Rika nang umupo sa kaharap niyang Celia. Tensyonado niyang tiningnan ang kaibigan. O bakit parang nakakita ka ng multo? Kunot na kunot ang noong patuloy nito. Tanging paghinga lamang ang ginagawa ni Celestine. Parang wala siyang lakas na magpaliwanag. Ano? Nakakatakot ka na ha? May nakita ka bang multo dito sa shop? Nagpalingalinga pa si Rika sa paligid ng kanyang jewelry shop. No, wala. Muli siya nitong binalikan. Eh bakit nga? Ma'am, may nabasa lang ako sa newspaper. Tinatagan pa niya ang boses na parang may kung anong bumabara. Takang binatuyo ng tingin ng kaibigan bago kinuha at pinagbubuksan ang pahina.
O-M-G! Ano yan ito? Mabilis na ibinaba ang hawak bago ng lalaking mga mata siyang binalingan. Yes, I know. Julian is back. My ex-husband is back. Tumatangong kumpirma niya. May ilang taon na nga ba silang hiwalay ng dating asawa? Magtatatlong taon na. Ang bilis ng panahon. Matapos niyang umalis ng London, umuwi siya ng Pilipinas. Umuwi siya sa kaniyang pamilya na nagsilbi niyang lakas muli sa buhay. Nagsimula siya sa sariling bansa na bumangon. Nagtiyaga siyang maghanap ng trabaho hanggang sa magkita ulit sila ni Rika, kaibigan niya noong college. Isa na itong jewelry artist. May shop kaya kinuha siya bilang manager. Masasabi niyang nakaahon na siya ng konti at mas nadagdagan ng pag-asa niya nang dumating ang hindi niya inaasahan. Dahil wala pang ilang linggo, ay may naramdaman siyang kakaiba. Binaliwala niya nung una. Pero nang minsang nahimatay siya at dalhin ng ina sa ospital, doon niya nalaman na ang isa sa pangarap niya ay natupad na. Buntis siya. Natandaan pa niya kung paano tawagan ang numero ni Julian para sabihin ang magandang balita. Ganoon na lamang ang dismaya niya nang isang babae ang sumagot ng tawag at nagpakilalang nobya nito. Nasaktan siya pero wala na siyang karapatan. Dahil hiwalay na silang dalawa at siya ang tumapos ng kanilang relasyon. Naisip niyang baka yun na rin ang gusto ni Julian. Hinintay lang siya na ang mismong kumalas. Baka noon pa man, gusto na siya nitong hiwalayan. Nagpakatatag siya para sa anak na nasa sinapupunan. Kung noon, mabilis niyang sinukuan ang relasyon nila ng ama ng bata, hindi sa anak. Ito ang laban na dapat ipanalo niya. Isa na siyang CEO? Luminga si Celestine sa kaibigan. Nahaharangan ang mukha nito ng dyaryo. Big time na si Julian ngayon. Dugtong pa nito nang ibaba na ang newspaper. Ang alam ko, yung daddy niya mayaman talaga. Hindi lang sila close. May maliit na kumpanya yon. Baka ngayon naging successful na dahil sa kanya. Paliwanag niya. Kilala niya ang dating asawa. Magaling at masipag yon sa trabaho. At ang alam niya noon ay matagal nang kinukontak ng tatay nito si Julian para nga hawakan at palakihin pa ang kumpanya nito. Mukhang nagtagumpay ang kanyang ex-husband. Anong plano mo? Anong plano ko? Nagtaka siya sa itinanong ni Rika. Plano mo? Paano yung anak niyo? Huminga ng malalim si Celestine. Tiningnan niya ng tuwid ang kaibigan. Noong gabing nakipaghiwalay ako sa kanya, alam ko na pinutol ko ng kahuli-hulihang hibla ng relasyon naming dalawa. At kahit siguro malaman niya, wala rin namang mangyayari. Kinuha niya ang dyaryo at muling tiningnan ang pahina kung nasaan ang mukha ng dating asawa at may kaangklang babae sa braso. See? Masaya na siya sa buhay niya. Hindi ako galit sa kanya. Hindi ko siya sinisisi. He deserves to be loved. Pero ayokong makipag-agawa ng anak ko sa mga tao ngayon sa buhay niya. Tahimik na kaming mag-ina. Dagdag pa niya. Tumangot ako naman si Rika. Alam niyang naiintindihan siya nito. Noon pa man, ay alam niya na ito ang magiging desisyon niya sa oras na maisipang bumalik ng dating asawa sa Pilipinas. Inihanda na niya ang sarili at gagawin. Wala itong malalaman tungkol sa anak nila. Wala itong malalaman tungkol kay Lucas. Mommy! Nakangiti si Celestine habang inaabangan ang anak na cute na tumatakbo palapit sa kanya. How's your day, baby? Tanong niya nang yakapin at buhating ito. It's good, mommy. Maliit at bulol pa nitong tugon habang karga niya. Ate! Shara! Lumapit sa kaniyang bunsong kapatid na teacher ni Lucas sa preschool. Ito din ang pansamantalang pinag-iiwanan niya para sa anak. Okay na? Uwi na tayo? Tanong niya rito. Oo, ate. Celestine! Sabay silang magkapatid na napalingon sa boses na yon. Naroon at patungo sa kanila si Tristan, ang kaniyang manliligaw. Nagkita lang sila nito sa school, kaya nagkalapit hanggang sa manligaw sa kaniyang binata. Pauwi na ba kayo? Sumubay na kayo sa amin ni Kiel.
Pagtukoy nito sa pamangking, nakahawak kamay. Hindi. Sige ba, tara na ate. Pinutol siya ni Shara sa pagtanggi. At nang magkatinginan sila, ay nginitian siya nito. Kinuha pa ng kapatid si Lucas bago na unang maglakad. Napatingin siya kay Trista na hinihintay siya. Tara na? Sige, salamat. Napipilitan niyang tugon. Nang makarating sa bahay, ay nagpaalam na si Celestine. Nang habulin siya ni Tristan, huminto siya sa pagpasok ng gate. Celestine, yayayain sana kita mamayang gabi. Nahihiyang aniya ng binata. Dinner. Dugtong pa nito. Sorry Tristan, alam mo naman na walang magbabantay sa anak ko. Pagod si mama, at sa gabi naman, busy rin si Shara, kaya ako magtitingin kay Lucas. Tumango naman si Tristan. Alam ni Celestine ang prioridad niya sa buhay at yon ang anak. Kung kaya nga lang niyang diretsuhin si Tristan na huminto na sa panliligaw dahil si Lucas lamang ang mamahalin niyang lalaki sa buhay niya. Ganito na lang, sa bahay mo na lang tayo kumain. Hindi pa rin sumusuko ang manliligaw. Please? Tanong nito. Nakadama naman ang awa si Celestine sa binata. Nakikita naman niyang porsigido ito at may malinis na intensyon. Sige, pagpayag niya. Salamat. Hinawakan pa siya ni Tristan sa kamay. Seryosong, tiningnan niya ang kamay nilang dalawa. Sa totoo lang, wala rin talaga siyang nararamdaman na kakaiba sa binata. Pasok na ako sa loob. Paalam niya. Sige, thank you Celestine. Ngumiti lamang siya ng kapiraso bago bumitaw sa kamay ni Tristan. Isinarado niya ang gate bago tuluyang pumasok sa loob. Anak, nakita ko sa balita yung dati mong asawa. Napahinto sa pagliligpit ng pinagkainan si Celestine. Naroon sila sa kusinang mag-ina habang tulog na sa kwarto si Lucas. Nang makabalik ang ina sa lamesa mula sa lababo, ay sinilip nito ang nakatungo niyang muka. Oh, bakit? May mali ba akong sinabi? Nagtaas siya ng muka bago mabilis na umiling. Wala ho. Ngayon mo lang ba nalaman na nakauwi na siya? Patuloy nito. Alam ko naman po, kaninang umaga. Anong balak mo? Kumurap ang mga mata niya. Parang ito rin ang eksaktong itinanong ni Rika sa kanya. Habang obvious naman ang sagot, hindi niya ipapakilala ang bata para sa ikatatahimik ng kani-kanilang mundo. Wala ho akong balak, ma. Walang magbabago. Magiging tahimik at simple pa rin ang buhay naming mag-ina. Ibig sabihin, hindi mo ipapakilala si Lucas kay Julian? Lakas loob niyang sinalubong ang mga mata ni Olivia. Ngumiti siya rito at umiling. Hindi na ho. Ayos na kaming mag-ina. Hindi na namin kailangan ng kahit na sino sa pamilya namin. Sa pamilya natin, okay na ho ako sa ganito. Matatag niyang tinig. Naiintindihan kita. At saka, sabi mo nga noon, nagalit sa'yo si Julian. At baka wala rin mangyari kahit nasabihin mo sa kaniyang totoo. Isa pa, ibang-iba na ang buhay niya. Siguradong malaking gulo ito. Tama ho kayo, mama. Malungkot niyang pagsang-ayon. Hindi niya rin alam kung handa na siyang harapin ang dating asawa matapos ang 3 taon, matapos nilang magkaanak. Basta, kahit anong desisyon mo, narito kami ng kapatid mo para sa inyo ni Lucas, ha? Lumapit si Olivia sa anak niyang panganay. Doon lamang naiyak si Celestine at niyakap ang ina. Halo-halo ang emosyon na nasa puso niya nang malaman na nakabalik na si Julian sa Pilipinas. Saya, lungkot at takot. Masaya dahil alam niyang naging matagumpay ito sa buhay na pinangarap nila ng sabay noon. Ngayon ay natupad kahit hindi siya ang kasama. Lungkot dahil nagbalik ang isa sa mga pinagsisisihan niyang desisyon. Ang basta na lamang kumalas at sumuko sa kanilang relasyon. At takot para sa anak. Paano nga kung malaman nito na hindi inaasahang nagkaroon sa wakas ng bunga ang kanilang pagmamahala noon? Paniwalaan at
kikilalanin ba nito ang anak? O baka manatiling galit pa rin sa kanya ang dating asawa? Welcome back, anak! Sinalubong ni Maricel ang anak na si Julian nang makapasok sa kanilang bahay. Niyakap niya ang ina ng ubod ng higpit. Thank you, ma. I miss you. Nang magharap ay rumihistro sa mukha ng kanyang ina ang paghanga habang pinagmamasdan siya. Hindi ako makapaniwala sa loob ng 3 taon ay naging ganito kakatagumpay sa buhay. Naiiyak nitong wika. Napangiti si Julian. I owe it to Dad, Mama. Kung hindi kami nagkaayos at pinagkatiwalaan na hawakan ng kumpanya, I wouldn't be here. Alam niya ang hirap sa nakalipas na taon. Ang pakikipaghiwalay ng dating asawa sa kanya, ang pagkakasakit ng ama na naging susi para magkaayos sila. Kung hindi pa nito ibinigay at pinagkatiwala sa kaniyang kumpanya, hindi niya alam kung anong direksyon sa buhay ang patutunguhan. Kahit papaano, may natanaw siya na maliit na liwanag sa madilim niyang buhay. Anyway, ma, this is Jade. Inakbayan niya ang nobyang Pilipina. Isa sa mga naging kasama niya sa kumpanya ng ama. Tumulong at nagmalasakit sa kanya. Hello po. Bati nito. Ngumiti naman si Olivia. Manang, pakihatid si Ma'am Jade niyo sa kwarto niya. Utos ng kaniyang ina. Ngumiti at humalik sa pisngi ni Julian si Jade bago umalis. Napatingin siya sa kaniyang ina nang dikitan siya nito. Girlfriend? Kayo pa rin pala ng Jade na yan. Bulong sa kanya ng kaniyang mama habang sinusundan nila ng tingin ito paakyat ng hagdan. Ma, paano na ang asawa mo? Ex-wife, ma. Nainis niyang pagtatama bago humarap sa ina. Wala ka bang balak makipagbalikan kay Celeste? Bakit ko babalikan ng taong iniwan ako? Nakangiting mayabang niyang aniya na nahimik naman ang ginang. Isa pa, sa London lang naman kami kasal at divorce na rin. Dito sa Pilipinas, hindi ko na siya kilala at hindi ko na siya gustong makita. Sigurado niyang pahayag. Ipinangako ni Julian sa sandali na makabalik sa sariling bansa ay ang pagpapalawak ng kumpanyang aatupagin, hindi ang kung ano at kung sino. Hindi siya narito sa Pilipinas para makipagbalikan sa dating asawa. Narito siya para sa trabaho. At pagkatapos na maayos ang lahat, babalik na siya ng London kasama si Jade. Si Jade na nagtiyaga sa kanya sa nakalipas na 3 taong sugatan ng puso niya. Kinalimutan ko na siya. May bago na akong buhay. Buhay na hindi na siya. At kung sino man ang pwedeng pumasok, okay na ako, Mama. Magpapahinga na ako. Seryosong dagdag niya bago umalis. Nasira agad ang mood niya. Kahit na may parte sa kanya na naku-curious kung nasaan ang dating babaeng minamahal, natatalo naman iyon ang galit niya para rito nang basta na lamang siyang iniwan dahil lamang sa pakiramdam nito ay hindi sila magkaanak at hindi magiging pamilya. Hapon na nang makabiyahe pa uwi si Julian. Lulan siya ngayon ng sasakyan ng bumagal ang takbo niya dahil sa school zone. Huminto ang kotse niya nang lumapit sa pedestrian lane at mag-red light. Matyagang naghintay si Julian. Napangiti pa siya nang makita ang ilang batang tumatawid. Habang gumagalaw ang daliri sa manibela, ay lumingas siya sa kabilang banda kung saan naroon ang gate ng isang preschool. Laglag ang mga kamay niyang nakahawak sa manibela, kasabay ng pagkisap ng mga mata. Nanigas ang buo niyang kalamnan habang hindi humihinga sa pagkatitig. Teka lang, baby! Karga-karga ngayon ni Celestine ang anak na si Lucas para tumawid. Pinauna pa niya ang ilang batang estudyante rin. Nang lumingon ang babae na tinatanaw-tanaw ni Julian, naramdaman niyang pagkahulog ng puso, ang maamong mukhang yon, at ang kabog ng kanyang dibdib ay sigurado siya kung sino ang babae ang nagbibigay sa kanya ng ganoong pakiramdam. Si Celestine? Hirap niyang bigkas habang nangihina. Ang mga luha niya ay nagbabadya ng itoon ng mga mata sa batang karga-karga ng dating asawa. Napakunot noo siya. Hindi siya pwedeng dayain ng puso at lukso ng dugo. Nang makarga at maayos ni Celestine ang anak at ang suot na bag, hirap pero nakangiti siyang tumawid ng pedestrian lane. Sinunda ng ulo ni Julian ang babae ngayong nasa harapan niya at tumatawid. Sa nakalipas na taon, hindi siya pwedeng magkamali. Ang dati niyang asawa ang ngayong tumatawid sa daan. Dating asawa na may kargang bata.
batang kahawig na kahawig niya. Hindi makagalawang binata. Higit na higit niya ang hininga habang hindi magawang kumurap ng mga mata. Celestine! Paulit-ulit niyang wika. Nagulat lamang siya nang marinig ang busina mula sa likurang sasakyan. Pinaabante na siya nito dahil green light na. Natatarantang luminga siya sa dating asawa. Pasakay na ang mga ito sa taxi. Hindi niya alam ang gagawin. Nabibingi na rin siya sa busina ng mga sasakyan mula sa kanyang likuran. Hindi alam ni Julian ang uunahin. Gusto niyang bumaba ng kotse at lumapit kay Celestine. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Hi, love. Sorry, may kailangan akong tawagan. Agad na umiwas si Julian sa yakap at halik ni Jade nang makarating siya sa bahay. Nalingan na lamang siya ng nobya. Nagmamadaling kinuha niyang cellphone. Nanginginig ang mga daliring tumipa ng numero. Hello? Tensyonado niyang tono. Julian, napatawag ka. Sagot ni Mark sa kabilang linya. I need your help. Hindi pa rin niya makahingang bigkas. Humarap si Julian sa bintana ng kanyang kwarto habang nakatapat ang cellphone sa tenga. Okay, mukhang importante yan. Naririnig ko sa boses mo. Ano ba yon? Tanong ni Mark. Hindi ba't may kakilala kang private investigator? Oo, meron. Good. Tumango si Julian bago naging matapang ang mga mata na itinitig ng derecho. Alamin mo lahat tungkol sa dati kong asawa. Pormal niyang saad. Asawa? Si Celestine? Yes. Pero akala ko ba naka-move on ka na? Please, Mark. Sa susunod na ako magpapaliwanag. As soon as possible. Kailangan ko ng lahat ng tungkol sa kanya. Tungkol kay Celestine Hernandez. Nang mawala sa linya si Mark, ay nawawalan siya ng lakas na umupo sa ibabaw ng mesa. Alam naman na niya ang sagot. Gusto niya lamang makasigurado. Si Celestine ang nakita niya at may batang kasama ang dati niyang asawa. May nabubuong kutob sa kaniyang puso. Malakas na malakas yon. Rinig na rinig niya ang katotohanan na ngayon ay nasa kaniyang harapan. Love, are you okay? Sumilip si Jade mula sa pinto. Lumunok lamang si Julian. Hindi niya masabing ayos lang siya. Dahil hindi naman talaga. At kung ano ang dahilan, hindi niya muna masasabi sa nobya. You look weird. May nangyari ba sa'yo sa kumpanya? Usisa nito habang naglalakad palapit sa kanya. No, wala naman. Umupo ang dalaga sa kandungan ni Julian. Tiningala niya ang nobya. Then why? Nothing, Jade. Pagod lang ako. Pagsisinungaling niya. Are you sure? Hinawakan pa nito ang kaniyang magkabilang pisngi. Tumango siya at pilit na ngumiti. Maliligo lang ako. Tumayo na si Jade. Iniwanan niya ang nobya at pumasok sa banyo. Nang mahubad ang lahat ng suot ni Julian, ay itinapat niya ang ulo sa shower. Nang pumikit, ay malinaw niyang nakita ang dating asawa at ang karga nitong bata. Itinaas niya ang ulo at hinawi ang basang buhok. Itinapat niya ang mukha sa lumalagaslas na tubig mula sa shower. Hindi kaya nakabuo sila ni Celestine matapos nilang maghiwalay? Hindi kaya anak niya ang batang karga nito na kamukhang kamukha naman niya talaga? Sa 3 taong nakalipas ay bakit hindi man lang nasabi sa kanya ng dating asawa ang tungkol dito? At kung makukumpirma niya na may anak sila, anong una niyang gagawin? Paano niya haharapin si Celestine at aakuin ang responsibilidad bilang ama sa anak nilang dalawa? Habang nandito lamang siya sa bansa para sa kumpanyang pinapalawig niya. Celestine! Luminga si Celestine kay Rica. Naroon sila sa shop. Siya ay nasa mesa lamang nang pumasok sa opisina niya ang kaibigan. Pasok! Aniya nang nakangiti. Umupo ito sa isang silya habang siya ay pinagpapatuloy ang pagtatrabaho. Nag-search ako tungkol kay Julian. Otomatikong napahinto si Celestine at napakurap ang mga mata. Nanatili siyang nakatungo sa kaharap. Tama ka nga. Yung maliit na kumpanya ng daddy niya noon, pinamana sa kanya bago mamatay. Namatay? Natanong niya nang itaas ang muka. Ang alam niya noong nasa London pa sila ay ang matanda ang pilit na kinukontak si Julian.
Hindi niya alam na may sakit pa lang tatay nito. Iyon siguro ang dahilan kung bakit ang dating matigas na pagtanggi ni Julian ay nagbago at tuluyang lumapit sa ama. Ngayon, napaunlad ni Julian, sikat na yung kumpanya niya sa London, kasakasama yung jowa niyang si Jade Alonso. Inilipat ni Celestine ang mga mata sa ibang pwesto. Hindi niya alam kung bakit ba iba ang dating sa kanya ng pangalan ng bagong nobya ng dating asawa. Ikaw dapat yun eh, no? Ikaw dapat ang kasakasama ni Julian, hindi yung Jade na yun. Naiinis na saad ng kaibigan. Napaisip din si Celestine. Tama naman si Rika. Siya dapat ang nasa pwesto ng nobya nito kung hindi lang siya umalis at nakipaghiwalay. Muli niyang binalikan ang tingin ng kaibigan. Tadhana namin to. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Tanggap ko yon at masaya ako sa swerteng meron siya kasama si Jade. Pahayag niya habang pigilang pagpiyok. Sir Julian, huminto sa pag-ikot ng swivel chair ang CEO ng kasalukuyang nasa loob ng opisina nito. Sir, ako po yung investigator na ipinadala ni Sir Mark. Sagot ng lalaki. Sit down. Formal niyang wika at itinuro ang silya. Mabilis na mabilis ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Julian. Titig na titig siya sa kaharap na lalaki. Heto po sir. Inabot nito ang isang portfolio. Kumikibot ang lalamunan niya nang batuhin ang tingin ng bagay na yon. Alam niya ang naroon. Iyon ang sasagot at kukumpirma sa lahat ng tanong sa puso niya. Marahang inangat niya ang kamay at kinuha yon. Binuksan niya ang hawak at binasa ang resulta ng pag-iimbestiga. Si Miss Celestine Hernandez, isang single mother. May isa siyang anak, si Lucas Hernandez, 3 years old. Napasandal si Julian sa kinaupuan. Tinakpan niya rin ang bibig na nakaawang habang nagbabadya ang mga luha. Naging mariin ang mga daliri niyang nakahawak sa papel. Hindi nga siya nagkamali. Nagkaroon sila ng anak ng dating asawa. Celestine. Huminto siya sa pagtitingin ng mga alahas na nasa shop. May VIP client daw na darating mamaya. Pinareserve ang buong shop para raw mamili ng jewelry. Sabik na balita ni Rika nang hawakan siya sa kamay. Talaga? Magandang balita yan. Pero teka, bakit kailangan pa niyang ipareserve ang buong shop? Siyempre, big time. Ayaw rong makipagsabayan sa mga tao, sabi nung kausap kong sekretary ng CEO. CEO? Ulit ni Celestine habang nakakunot noo. Parang kinabahan siya ng konti. Pero sigurado naman siyang hindi porket CEO ay ang dating asawa na agad ang tinutukoy. Ikaw ang kakausap kasi may pupuntahan ako. Alam mo naman ang lahat ng tungkol sa mga jewelry ko at ang mga kwento tungkol sa likod niyan. Bili ng kaibigan. Tumango siya at ngumiti. I got this, Rika. Trust me. Kumpiyansang tugon niya at hinila pa ang suot-suot. Hapon pa raw darating ang kliyente. Kaya siniguro niyang malinis at maayos ang buong shop bago niya rin inayos ang sarili. Nang tumunog ang pinto ng shop, ay inihanda niya ang ngiti sa labi. Humakbang ng isa sa Celestine at hinintay ang pagpasok sa pinto. Good after! Napanganga siya nang masilayan ang pumasok. Nanigas yata ang panga niya sa pagkabukas ng bibig. Marahan ang pagkisap ng kanyang mga mata. Huminga si Julia nang huminto sa tapat ng nagulat na dating asawa. Nakaawang ang labi nito nang tingalain siya. Long time no see. My ex-wife. Nakangising bati niya nang salubungin ang tingin nito. Kumurap-kurap si Celestine. Mabilis niyang ibinaling ang tingin lagpas sa kaharap. Isinarado niya rin ang bibig nang makaramdam ng panunuyo ng lalamunan. Para kang nakakita ng multo. Naroon ang yabang sa boses ni Julian habang nakapamulsa at nakatitig sa kanya. Nagulat lang ako. I didn't expect to see you here. Sagot ni Celestine na hindi pa rin sinasalubong ang mga mata ng dating asawa. Hindi mo inaasahan? O ayaw mo lang talaga akong makita? Doon niya lamang muling tiningala si Julian. Nginitian siya nito at umalis sa kaniyang harapan. Nagtungo ang dating asawa sa mga alahas at nagtitingin-tingin. It's been 3 long years. Hindi ko alam na magkikita pa tayo. Akala ko tuluyan ka ng napagod mabuhay, kaya baka napili mo na lang sa hukay. Parinig nito.
Umikot siya at tiningnan ang nakatalikod na si Julian. Hindi siya nagkamali. May galit pa rin ito sa kanya. Galit na dapat lang nitong maramdaman dahil sa ginawa niya. Hindi naman ako aabot sa ganun, Julian. Mr. Generoso, yun ang itawag mo sa akin. Hindi tayo magkaibigan para tawagin mo ako ng kaswal. At hindi ba nasabi sa'yo na VIP client niyo ako? Humarap ito sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay umangat sandali ang kilay niya bago tuluyang tumango. I apologize, Mr. Generoso. Tumaas ang sulok ng labi ni Julian. Tinitigan niyang nakayukong dating asawa pagkatapos muling humarap sa mga alahas. I want a diamond ring. Napilitang lumapit si Celestine sa mga singsing. Kinuha niyang ilang display na naroon. Sir, this is a round brilliant cut diamond, the most expensive and... This ring is perfect for my girlfriend. Putol nito sa kanya. Natigilan siya at napatitig kay Julian na nakayuko sa mga singsing. What do you think? Nanghihinging swisto nito nang itaas ang mukha at magtagpo ang kanilang mga mata. It will be great for her, Mr. Generoso. Tumigas ang anyo ni Julian. Wala siyang nasilayang kahit anong emosyon sa mukha ni Celestine. Mas nainis pa nga siya nang umiti ito ng kaswal. Maganda siya at bagay sa kanyang magandang singsing. Dagdag pa nito habang hindi binabawi ang tingin. Of course, she deserves this. Dapat mas maaga ko siyang nakilala. Hindi na sana tayo naging mag-asawa noon. Kumisap ang mga mata ni Celestine. Tumuwid ng pagkakatayo si Julian at humalukip-kip. Right? Hindi na sana tayo nagpakasal noon. Huwag kang manghinayang doon, Mr. Generoso. Hindi mo naman ako binigyan ng mamahaling diamond. Bumili tayo. Hati pa sa sahod nating dalawa. Yung singsing na sinuot natin, remember? Natawa nang maigsi si Julian. Ngayon na natagpuan niyo na po ang tingin yung tamang babae para sa inyo, then give her a priceless diamond ring, Mr. Generoso. So, nagre-reklamo ka sa singsing natin noon? Natatawang tanong ng binata sa kanya. Hindi naman matakpan ng peking ngiti ang inis sa mukha nito. Kitang-kita iyon ni Celestine sa mga mata ni Julian. Para bang sasabog ito, anumang oras, pinipigilan lamang ang sarili at nililibang-libang. Hindi ho, Mr. Generoso. Ang akin lang, hindi niyo ko katulad na nagsisisi sa mga nangyari noon. Yung kasal at yung tatlong taon. Gumaragal pa ang himig ni Celestine. Lumambot naman ang mukha ni Julian. Maliwanag niyang nasilayan ang lungkot sa mukha ng dating asawa. May napili na ho ba kayo? Magsasarado na po kasi ang shop ng alas 4. Kontrol ng mga luhang dagdag ni Celestine. May anak ba tayo? Huminto ang sarili niyang mundo matapos ang tanong na yon. Wala siyang kagalaw-galaw sa kinatatayuan. Nanatiling magkadugtong ang tingin nila ng dating asawa. Nagkaanak ba tayo, Celestine? Mariing ulit pa nito. Pumatak ang mga luha niya bago natatarantang itinoon ang atensyon sa ibaba. Paanong nalaman nito ang totoo? Paanong nalaman nito ang tungkol sa kanyang anak na si Lucas? Sumagot ka! Bulyaw sa kanya ni Julian na ikinaigtad ni Celestine bago muling binato ito ng tingin. Celestine, anak ko ba si Lucas? Mahina at mangiyak-ngiyak nitong ulit. Magsasarado na kami. Umalis ka na. Nagmamadaling sambit ni Celestine. Napahinto ito nang humarang si Julian sa kaniyang dadaanan. Sabay nilang sinusundan ang bawat galaw ng kaniyang mga mata. Umalis ka na, Julian. Hinaklit nito ang braso niya. Bumaba ang natatakot na mata ni Celestine. Sa kamay nitong piga-piga ang kaniyang braso. Marahan niyang itinaas ang muka. Nagkaanak tayo, Celestine. 3 taong gulang na si Lucas. 3 taon matapos tayong maghiwalay. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, kung anak ko ba ang batang sinundo mo sa nursery kahapon? Tiimbag ang napahayag ni Julian nang tumulo ang mga luhang nakatitig sa kaniyang mga mata. Napatungo si Celestine at pumikit. Oo, anak mo si Lucas. Pagsuko niya. Lumuwag ang mga daliri nitong nakakapit sa braso niya at pabalya siyang binitawan. Tuluyang nagbagsakan ang mga luha ni Julian kasabay ng paghakbang paatras. Alam naman niya ang sagot.
mas mabigat lang marinig mula sa ina ng kaniyang anak. Nung umuwi ako ng Pilipinas, doon ko lang nalaman na buntis ako. Hindi rin ako makapaniwala dahil ilang beses nating sinubukan. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataon na bakit hindi mo sa akin sinabi? Hinanakit ng binata. Kung mas maaga niyang nalaman ang katotohanan, uuwi siya ng Pilipinas para sa mga ito. Hindi na sana lumipas ang 3 taon. Hindi sinabi? Ikaw ang una kong tinawagan, Julian. Mas masakit na bitaw ni Celestine nang pagtagpuin ang kanilang mga mata ng dating asawa. May sumagot na babae sa tawag ko. Si Jade, yung girlfriend mo. 3 linggo lang tayong hiwalay noon. Umiiyak na dagdag nito. Naawang tinitigan ni Julian si Celestine. Gusto niyang isagot ang dahilan kung bakit naging nobya niya si Jade. Dahil gusto niyang makalimot sa sakit na ito mismo ang nagdulot. Masisisi mo ba ako? Oo, kasalanan mo, Celestine. Nag-arko ang mga kilay niya. Ang bilis mo kasing sumuko. Ang bilis mong sumuko sa buhay. Kung hindi ka nakipaghiwalay, baka buo tayong pamilya ngayon. Sumbat ni Juliana. Tatanggapin ko ang lahat ng sasabihin mo. I've deserved the pain and hatred. Sige lang, sisihin mo lang ako. At pagkatapos ng lahat ng sumbat, panlalait, paninisi at pagkamuhi mo, hayaan mo na kami ng anak ko. Matatag na tinig ni Celestine. What do you mean? Marahas na pinunasan ni Celestine ang mga luha. Taas ang noo niyang nilabanan ang tingin ni Julian. Hayaan mo na kami ng anak ko. Hayaan mo na kami ni Lucas. No. Julian. Gusto kong makilala ang anak ko. Kasabay ng pagkawala ng hininga ay ang pagbaling ng tingin ni Celestine sa kabilang banda. Huwag mo kong tanggalan ang karapatan sa kanya. 3 years is enough, Celestine. Hindi napapayag si Julian sa pagkakataon na ito. Gusto niyang makilala at makasama ang anak. Ayokong maagawan ng kung sino man ang mga tao ngayon sa buhay mo dahil sa anak ko. Ayoko ng gulo, Julian. Sana maintindihan mo at pagbigyan mo ko. Naglakad ang binata palapit sa kanya na nagbalik ang galit sa anyo. Pinagbigyan na kita noon, Celestine. Ako naman ang intindihin mo ngayon. Gusto kong magpakaama sa anak ko at siyang gusto kong makasama ngayon. Paano kung hindi ako pumayag? Matapang na tanong ni Celestine. Natigilan naman si Juliana. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa aming mag-ina. 3 taon lang si Lucas. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon nating dalawa. Pagsusumamo ni Celestine. Kung wala sanang nobya si Julian, maaari niyang ipakilala ang anak. Alam niyang magiging ugat lang ito ng hindi pagkakaintindihan. Kung hindi ka papayag, sa korte tayo magkikita. Nahigit niya ang hininga. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa anak ko. At sinasabi ko sa iyo ngayon, uubusin ko ang lahat ng pera ko. At magmamakaawa sa mga koneksyon ko para mapunta sa akin ang bata. Julian! Sambit ni Celestine. Kahit alam ni Celestine na malakas ang laban niya kung aabot sa korte ang usapan sa bata, hindi niya naman gustong maging magulo ang lahat. Magbabangayan sila sa korte. Hindi iyon mabuti para kay Lucas. At baka mas maguluhan lamang ito sa mangyayari. I'm willing to do that, Celestine. Minsan ka nang naging makasarili nang iwan mo ko noon. Huwag mong gawin sa anak natin yun ngayon. Matigas na sad ni Juliana. Natahimik sila habang magkatitigan. Parehong mabilis ang tahip ng dibdib. May mga hindi sila mailarawang galit sa isa't isa. I will only give you this day to decide. Hindi inaalis ni Julian ang tingin sa mga mata niya nang ipatong nito ang calling card katabi ng singsing. Hihintayin ko ang tawag mo at kapag hindi ko natanggap, sa korte na tayo magkikita. Yun lamang at tumalikod ng dating asawa habang siya ay dahan-dahang napaluhod sa sahig habang umiiyak. Handa naman siya sa ganitong sitwasyon. Pero ang akalang itatanggi ni Julian na anak ang bata at hindi aakuin, doon siya hindi naging handa. Mami! Tumakbo si Celestine palapit sa anak. Kinarga at mahigpit niya itong niyapos habang umiiyak. Hindi niya alam kung paano nakarating sa preschool ng anak. Basta na lamang niya niyakap ito habang hindi mapigilan ang luha. Anak! Iyak niya. Ate, okay ka lang?
Nagtatakang tanong ng kapatid na si Shara nang lumapit sa kanya. Magkaharap sila ngayon sa lamesang mag-iina, habang si Lucas ay naglalaro sa kanilang sala. Mahinang nagkwento siya sa inang si Olivia at Shara tungkol sa nangyari sa kanila ni Julian. Dadalhin niya sa korte? Ate, mayaman na si Kuya Julian. CEO na siya. For sure, nag-hired siya ng investigator para malaman ang tungkol sa'yo. Pwede niyang makuha ang custody ng bata. Sa inaman na natili ang batang 7 taong gulang pababa, sa iyo mapupunta si Lucas kahit anong gawin ni Julian. Katuwira naman ng kanyang inasabay suliyap kay Shara. Bumuntong hininga si Celestine. Hindi ko nahahayaang umabot sa korte ang lahat. Anong ibig mong sabihin, ate? Tiningnan niya ang mga ito. Ipapakilala ko siya sa anak namin. Yun ang tama. Kung aabot pa to sa korte, si Lucas lamang ang mahihirapan at hindi ko gugustuhin makitang nag-aaway kami ng tatay niya. Pahayag niya. Sabay na tumango si Olivia at Shara. Ganoon ko kamahal ang anak ko. Hindi ko gustong magisnan niya ang mga magulang niyang nag-aaway. In the end, alam ko na mahal ni Julian si Lucas. Paano ka? Tanong ng kanyang ina. Nabitin ang mga luha ni Celestine dahil sa tanong na yon. Napatitig siya sa mga mata nitong nagtatanong. Paano kung bumalik yung nararamdaman mo para kay Julian? Hindi na yun babalik, ma. Kasi kahit kailan naman, hindi yun nawala eh. Pag-amin niya habang tumatango-tango. Ate. Naawa at naiiyak na wika ni Shara. Pero hindi ako ang mahalaga dito. Si Lucas lang. Nilingan niya ang anak na mag-isang naglalaro ng kutsikutsehan. Tumayo ang bunso niyang kapatid at niyakap siya. Hinimas pa nito ang likod niyang umaalon-alon. Nandito kami, ate. Hindi ka namin pababayaan. Salamat. Umiiyak niyang sagot ng abutin ang kamay ng ina. Kaakbay ni Julia ng nobya, naroon sila at nakahiga sa kama. Naliliwanagan ang mukha niya mula sa manipis at mahabang telebisyon. Kahit naroon ang mga mata, ay malayo naman ang utak at puso at kaluluwa niya. Naiwan ang lahat sa jewelry shop kung saan siya galing. Nagsalubong ang kilay niya ng bahagyang maalala ang mga nangyaring pag-amin ng dating asawa. Higit sa lahat, ang panghihinayang na meron siya ngayon. Kung noon pa niya nalaman, baka silang magkasamang tatlo at hindi niya kaakbay ang ibang babae ngayon sa kama. Pinipilit ang sarili at tinuturuan ang pusong mahalin ng iba para lamang hindi tuluyang mahulog sa asawang iniwan siya. Automatikong kumilo si Julia nang marinig ang pagtunog ng cellphone. Nagulat pa si Jade nang kusa siyang ilayo ng nobyo. Excuse me, I need to answer this call. Nagmamadaling aniya ng binata at kinuha ang cellphone sa side table. Nakatitig lamang ang dalaga sa kanya. Nagtungo si Julian sa veranda. Hinawakan pa niya ang bakal doon bago sinagot at itinapat ang cellphone sa tenga. Nilinis muna ni Celestine ang lalamunan bago nagsalita. Hello? Ang binata naman ang natigilan sa boses ng nasa kabilang linya. Humigpit ang kapit niya sa veranda. Kung pwede ka bukas, pwede ako, Celestine, kahit anong oras. Siguradong putol niya rito. Sa isang coffee shop nagkita ang dating mag-asawa. Nauna pa nga si Julian bago dumating si Celestine. Nakapag-desisyon na ako. Panimula nito habang nakatingin sa kanya. Tumango ang binata at itinago ang kaba. Hindi niya rin gustong umabot sila sa korte. Mas gusto niyang solusyonan ang lahat ng maayos para sa anak at para sa babaeng minahal niya. Hindi niya rin ito gustong saktan. Pumapayag na ako. Lumuwag ang dibdib ni Julian. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano. Desperado niyang sagot. Noon kasing tinanong ako ni Lucas kung nasaan ang tatay niya. Sinabi kong nasa ibang bansa siya at nagtatrabaho. Well, Celestine, it's true. Aniya naman niya. Oo nga, pero kasi nakakausap ka niya kunyari. Nahihiyang sad nito. How? Tumatawag ako sa anak ko gamit ang boses na may effect na panglalaki para magboses daddy niya. Napangisi si Julian.
All along, niloloko mo ang anak natin. I have no choice. You have a choice. Dapat tinawagan mo ko. Halos mapatingin sa kanilang lahat ng katabing mesa sa loob ng shop. Ginawa ko, di ba? Pero may girlfriend ka na. Nainis na aniya ni Celestine. Anong gusto mo? Dapat ba hinintay kita? Natigilan siya sa sinabi ni Julian. Ganon din ito. Mabilis niyang iniwasan ang tingin ng isa't isa. Sa bagay, hindi naman tungkol sa atin to. Tungkol na to kay Lucas. At sana sa pagkakataon na to, pareho tayong magsakripisyo para sa kanya. Pakiusap niya. I can do everything for the one I love. Alam mo yan, Celestine. Tinitigan siya ni Julian na tila ba may pinapahiwatig. Naalala niya tuloy noon ang mga araw na magkasama sila. Hindi naman sila laging nag-aaway. Ang totoo niyan, ang makasama si Julian ang isa sa hindi niya makakalimutan at hindi ng sinuman mapapalitan. Kaya nga siguro hanggang ngayon, wala pa rin nagpapatibok ng puso niya. Dahil mahirap nang talunin ng kung sinong lalaki ang mga alaala at pagmamahal na ibinigay sa kanya noon ang dating asawa. Bata pa si Lucas, kaya hindi niya alam ang tungkol sa bagay na hiwalayan. Muli niyang pagsasalita. I know. Kung pwede, sa harap niya, magpanggap tayo bilang mag-asawa. Kumurap ang mga mata ni Juliana. Ipaliwanag mo na lang kay Jade. Pauna ni Celestine. She won't mind for sure. Siguradong wika nito. Magkakaharap sina Olivia, Shara at Celestine. Naroon sila sa likod ng pinto habang hinihintay si Juliana. Kakausapin ko muna si Lucas. Aniya niya nang magtungo sa anak na nanonood ng telebisyon. Kinakabahan siyang nagpunta sa anak. Baby, inosenteng tiningnan siya ng anak. Excited ka na ba na makita si Daddy? Uuwi siya ngayon. Yes, Mommy, I want to see Daddy! Tumaas agad ang energy ng bata. Ngumiti siya at tumango bago tumingin sa ina at kapatid. Kinuha niya ang kamay ng anak at inalalayan bumaba. Nang maulinigan ang ugong ng sasakyan mula sa labas, inihanda ni Celestine ang sarili bago binuksan ang pinto. Bumaba naman si Julian mula sa taxi. May dala pa itong ilang maleta. Nang pumihit ang binatay na pako ang mga paa niya, mula sa nakabukas na pinto, ay natanaw niya ang isang batang lalaki. Mistiso ito na parang siya. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Julian at lumaglag ang mga luha. Napaiyak na rin si Celestine. Bumaba siya ng konti kay Lucas. Siya ang daddy mo, Lucas. Go, puntahan mo na siya, anak. Binitawan niya ang kamay nito. Daddy! Masayang takbo ng maliit na batang lalaki. Itinaas ni Julian ang mga braso. Lumhod siya at hinanda ang braso para yakapin ang anak na 3 taon niyang hindi nakilala at nakita man lang. Daddy! Nang makalapit at maramdaman ng bata, ay mahigpit ang ginawa niyang pagyakap bago tumayo at kinarga ito. Bumubuhos ang mga luha niya habang yakap-yakap ang isa sa mga biyayang hindi niya inaasahan. Napangiti si Celestine nang makitang naglalaro si Julian at Lucas sa sala. Nakakandong pa ang bata sa ama. Kahit ngayon lamang nagkita'y para bang matagal na nitong kilalang isa't isa. Ganon siguro talaga kapag magkadugo, may hindi may papaliwanag na koneksyon. Paano ang setup niyo? Tanong ni Olivia nang makaupo siya sa mesa. Sa harap po ni Lucas, mag-asawa kami. Makahulugan siyang tiningnan ng ina at kapatid. Pinaseryoso niya ang muka at pinigilang maging bayolente ang reaksyon. May girlfriend na ho si Julian. Defensive si ate. Wala pa naman kaming sinasabi. Biro sa kanya ni Shara. At saka girlfriend pa lang yon, hindi pa naman asawa. Pahabol ng bunsong kapatid. Kahit na Shara, respetuhin natin si Jade. Isa pa habang nagkakaedad si Lucas, doon namin dahan-dahang sasabihin ang tungkol sa amin ng daddy niya. Okay. Napipilitang sagot ni Shara. Binuksan ni Celestine ang pinto at nang makapasok ay mabilis siyang tumalikod at napahawak sa doorknob. Sorry, hindi ko sinasadya. Wala akong nakita. Aniya niya agad nang maabutang nakatapis ng tuwalya si Julian, karga ang anak na bagong ligo na si Lucas.
It's okay. Nakita mo naman na lahat ng to dati pa. Matalim ang mga matang nilingon niya ang binata. Nakangiti ito habang si Lucas ay nakaupo sa kama. Mayabang na sinalubong ni Julian ang tingin niya. Inirapan niya ito bago lumapit sa anak. Mommy! Yumakap agad si Lucas kay Celestine. Ngumiti naman ang kanyang dating asawa at anak. Bibihisan ka ni Mommy, okay? Okay, sagot ng bata. Nakahalukip-kip na pinanood niya ang dalawa. Naging masarap ang pakiramdam niya habang pinagmamasdan ang mag-ina. Kung titingnan, para silang tunay na pamilya. Naging mapait ang ngiti sa labi ni Julian. Huli na ba para sa kanila ni Celestine? Huli na ba talaga para sa pamilyang pinangarap nila noon? Nasa harapan na niya ang mga ito. Maabot niya na ang lihim na pangarap noon pa man. Isang hakbang na lang. Magbihis ka na muna. Sa labas lang kami. Seryosong ani niya ni Celestine nang tumayo at binuhat ang anak. Hinatid niya ng tingin palabas ang kaniyang mag-ina. Nagbihis si Julian at bumaba para kumain. Naabutan niya ang mga ito sa lamesa. Ngumiti sa kaniyang dating biyanan at hipag. Daddy, sit here! Ani niya ni Lucas. Sure, baby. Napalunok ng laway si Celestine. Maraming bumabalik na alaala buhat sa mga salitang yun sa kanya. Baby, ang tinatawag sa kanya ng binata noong nobya at kahit nang maging mag-asawa sila. Umupo sa tabing silya niya si Julian. Nagsimula na silang kumain. Pasimpleng, pinanood ng binata ang kanyang dating asawa na sinusubuan ng anak. Halos hindi na ito makakain dahil medyo magulo si Lucas. Akin na muna si Lucas, aniya niya at binuhat ang bata. Iniligay niya sa kandungan. Nagkatinginan pa sila ni Celestine. Sige na, kumain ka na. Aniya rito. Hinayaan naman ni Celestine si Julian. Sinusubuan ito ang anak at inaasikasong maigi sa pagkain. Oh. Takang napalinga siya nang itapat ng binata ang kutsara sa kaniyang bibig. Oh. Ulit nito na tila ba gusto rin siyang subuan. Nilakihan niya ng mga mata si Julian. Habang pigil naman ang tawa at kilig nila Olivia at Chara. Julian! Impit at walang boses niyang saway. Tiningala sila ni Lucas. Tila nagtataka sa nangyayari. Tinitingnan ka ng anak natin. Ano yan ni Julian? Kumunot lamang ang naiirita at nahihiyang si Celestine. Sige na, magtataka yan sa atin. Pananakot pa nito. Napilitan siyang tanggapin ang sinusubo ni Julian. Tumawa naman ang binata at tinapik pa siya sa pisngi ng mahina. Nakataas ang isang kilay na nguyain ang nasa loob ng bibig. Alam niyang nanadya ang dating asawa dahil nakaharap ang kanilang anak. Magkatabi silang nasa kama, nakayakap si Lucas kay Celestine. Habang si Julian ay pinagmamasdan ng anak. Habang nasa bata ang mga mata ay napangiti siya. Walang sino man ang nakapagbibigay ng ganitong kasiyahan sa kanya, kung hindi ang anak niya lamang, anak nila ni Celestine. Tumama ang tingin niya sa dating asawa. Malayo ang tanaw nito at walang kakibo-kibo. Hoy, huminga ka naman dyan. Aniya nang sumandal sa headboard at binalingan ito. Humihinga ako. Salamat. Kumurap ang mga mata ni Celestine nang marinig ang seryosong tono ng Julian. For giving me a chance. Kahit na, napilitan ka lang dahil sa korte. Napangiti pa ng mapakla ang binata. Ina ko, Julian. Ang lahat na makabubuti sa anak ko, yun ang gagawin ko. Nagkatinginan sila. Isa pa, si Lucas ang biyayang matagal kong hiniling. Gusto ko siyang ingatan at iiwas sa mga bagay na makakasakit sa kanya. Paliwanag nito habang namumuo ang mga luha. I understand. Hindi ko siya sasaktan. Uunahin ko siya lagi sa buhay ko. Katulad mo. Siya din ang biyayang hiniling ko. Hiniling ko na sana magkaroon ako ng biyayang galing sa babaeng pinakamamahal ko. Itinago pa ni Julian ang nagbabadyang mga luha. Tinitigan na lamang niya si Lucas. Kaso huli na, kung kailan may nabuo na tayong anak at pamilya, doon naman tayo nagkahiwalay. Dagdag pa niya.
kasalanan ko. Umiiyak na pag-ako ni Celestine. Sumuko ako agad. Hindi ako nagtiwala sa taas na ibibigay niya ang hinihiling ko. Sumuko agad ako sa'yo. Tiningnan siya ni Julian. Itinaas nito ang kamay at pinunasan ng mga luha niya gamit ang hinlalaking daliri. Tama na. Nangyari nang nangyari. Ang mahalaga ngayon, magkakatabi tayo ngayong gabi. Aniyan ito. Napahinto si Julian sa paglalaro kaharap ang anak. Naroon sila sa labas ng bahay at nakasakay sa isang kotseng laruan. May humintong kotse at bumaba ang isang lalaki. May dala pang isang punpo ng bulaklak. Kuya Tristan! Napatingin siya nang lumabas ang dating hipag na si Shara. Napatango naman siya at mukhang ang dalagang teacher ang pakay ng lalaki. At hindi si Celestine. Si Celestine? Otomatikong naglinya ang noo ni Julian. Naroon pa ang ngiti sa labi ng binata. Nasa loob, pasok ka! Binuksan ni Shara ang gate. Nang makapasok, ay doon lamang nilingan ni Tristan ang anak ng nililigawan. Hello, Lucas. Magiliw na bati nito. Tito Tristan! Sagot ng bata. Napatingin ito kay Julian. Tristan! Lumabas mula sa bahay si Celestine. Nakita niya agad ang tingin ng dating asawa. Mabilis siyang humarap kay Tristan. Banas na banas si Julian habang nasa dining area. Naririnig niya ngayon ang kwentuhan ni Celestine at ng bisita nito. Gigil niyang tinungga ang baso. Hindi niya rin inaalis ang atensyon sa mga ito para mabantayan ang kaniyang mag-ina. Relax, kuya. Sino ba yun? Inis niyang tanong kay Shara na nakaupo sa silya. Si Kuya Tristan? Manliligaw ni ate. Mahinang sagot ng hipag. Hindi nga siya nagkamali. Kahit walang nakikitang lalaki sa bahay ng dating asawa, sigurado naman siyang may mga umaaligid-aligid dito. Maganda si Celestine at mabait. Lalaki siyang humanga rito kaya alam niyang may ibang pwedeng magkagusto sa dating asawa. Naikuyom ni Julian ang mga kamao. Parang gusto niyang sugurin ang Tristan na ito at sipain palabas ng bahay. Pero wala na siyang karapatan kay Celestine. Wala nang bisa ang kanilang kasal. Hindi na niya ito asawa, kaya hindi niya pwedeng ipagdamot ang hindi na sa kanya. Relax, kuya. Bulong ni Shara sa nakaharap. Halos magiba ang lamesang kinalalagyan ng nakabilog nitong kamao. Kuya, wala namang pag-asa yan kay ate. May isang taon na yung naliligaw. Mabilis siyang tumingin sa hipag. Tumango ito at ngumiti. Pinaliwanag nito ang lahat ng tungkol kay Tristan at ang sinabi naman ni Celestine tungkol dito sa tunay na nararamdaman nito. Napangiti si Julian. Sa kapatid na galing mismo ng dating asawa na wala raw itong gusto sa Tristan na yon. Ikaw kasi kuya, may girlfriend ka na habang si ate hinihintay ka pa rin. Kunyaring nagtatampong saad ni Shara. Ano? Seryosong tanong niya. Gusto ka pa rin ni ate, kaso may jade ka na. Kaya for sure, gagawa si ate ng paraan para makaiwas sa gulo. Baka sagutin niya si Tristan. No! Napalinga si Tristan at Celestine sa dining area mula sa sala. Naging malakas kasi ang boses ni Julian at ang nilikhang tunog ng bakal na silya ay masakit sa tenga. Kuya, ano ka ba? Umupo ka nga. Mahinang saway ni Shara habang nakayuko. Hindi nito masalubong ang tingin ng kanyang ate. Tumayo si Celestine at lumapit sa mga ito. Anong nangyayari rito? Ayos ka lang, Julian? Usisa niya sa binatang nakatayo at nakapatong ang mga palad sa ibabaw ng mesa. Huminga muna ito ng malalim bago siya hinarapan. Kinabahan pa siya dahil wala siyang mabasang emosyon dito. Pauwiin mo na yung bisita mo. Utos nito. Ano? Wait lang, Julian. Nananaginip ka yata. Remember, wala ka sa bahay mo. Hindi mo pwedeng paalisin ang bisita ko dahil lang sa gusto mo. Mahinang sagot ni Celestine. What's wrong, Celestine? Lumapit sa kanila si Tristan. Iyon ang binalingan ng nakamamatay na tingin ni Julian. Stay out of this, man. Ano ba? Tama na nga. Umarang agad si Celestine sa gitna ng dalawang binata. Si Julian ang hinaharapan niya. Tama na, Julian. Narin lang si Lucas.
Muminahon naman ang binata at sinulyapan ang anak na nasa sala. Alam mo na itong iniiwasan ko. Kung hindi mo kayang hindi makagawa ng gulo, bukas ang pinto, Julian. Aniya ni Celestine nang balikan niya ito ng atensyon. Ayokong lumaki ang anak ko sa karahasan, sa sakitan at awayan. Sorry. Excuse me. Ang binata na mismo ang umalis. Lumabas ito ng bahay. Napahinga naman si Celestine. Siya pala yung ex-husband mo? Huminto siya sa tapat ng sasakyan ni Tristan. Inihatid niya ito pauwi matapos ang kamuntikang pagtatalo nito at ni Julian. Yes. Gago pala yun. Mayabang. Napatingin siya agad sa kaharap habang nag-aarko ang mga kilay. Akala mo kung sino? Pabaya namang ama. Tama na, Tristan. Aniya ni Celestine habang hindi makapaniwala sa naririnig sa manliligaw. Napatingin naman ito sa kanya. Hindi ganyang ama si Julian. Ako ang naglayo ng anak ko sa kanya. Ngayon niya lang nalaman, kaya hindi siya gago at pabaya. Yung relasyon namin, ako ang tumapos noon. Ako ang sumuko, hindi siya. Inintindi niya ako noon paman. Pagtatama niya. Mahal mo pa rin siya, Celestine? Kumurap ang mga mata niya bago sinalubong ang tingin ni Tristan. Oo, Tristan. Dahil karapat-dapat siyang mahalin. Sagot niya. Hello, Jade. Where are you, Julian? God, dalawang gabi ka nang hindi umuwi. I'm so worried about you. Napapikit si Julian. Naroon siya sa madilim at labas ng bahay nila Celestine. Kauuwi niya lamang at hindi muna pumasok sa loob. I'm sorry. Please, umuwi ka na. Nakikiusap na aniya ng nobya. Minulat ng binata ang mga mata. Alam at ramdam ni Jade ang mga nangyayari kahit wala siyang sinasabi. Noon pa man, ay malinaw rito na gusto pa rin niya ang dating asawa. Patawarin mo ko, Jade. May anak kami ni Celestine. Tatanggapin ko ang anak mo sa iba, Julian. Naroon na ang pagbasag ng tinig nito. Naging mariin ang kapit niya sa cellphone. Alam niyang hindi siya karapat-dapat para kay Jade. Jade, alam mo ang totoo nung una pa lang. Malungkot niyang wika. It's always been her. It's always been my ex-wife, Celestine. Pagtatapat ni Julian. Iniwan ka niya, Julian. Pero mahal ko siya at ang anak naming dalawa. Kahit pilitin kong sarili kong maghalit sa kanya, hindi ko kaya. Dahil alam kong mahina siya noong panahon na yon. Tumutulo ang mga luha ng binata. Alam niya ang nararamdaman noon ni Celestine. Nahihirapan ang asawa sa mga bagay habang siya ay hindi nadadamain ito at sabihing ayos lang ang lahat. Kaya napagod at sumuko si Celestine sa laban na akala nito ay siya lamang mag-isa. Maghihintay ako, Julian. Enough, Jade. Gusto kong magpakatotoo. At sana ganun ka rin. Alam ko nasasaktan kita. Kung may pwede ba akong mahaling iba, ikaw ang pipiliin ko. Kaso wala na. Si Celestine ang para sa akin. Sa kanya lang ako nakaramdam ng tahanan at pamilyang bubuo sa akin. Lumabas ng bahay si Celestine. Naroon nakaupo si Julian sa kapiraso nilang garden at palaruan ng anak. Nakita niya rin ang ilang bote ng beer. Nag-ipon siya ng lakas ng loob bago magsalita. Pumasok ka na sa loob. Tulog na ba si Lucas? Tanong nito habang hindi pa rin siya nililinga. Oo, kanina pa. Hinihintay ka nga niya kanina pa. Dahan-dahang tumindig si Julian. Inaabangan naman ni Celeste kung babagsak ito. Ayoko kasing makita umamoy niya akong amoy alak. Hindi magandang influence yun sa kanya. Saad nito nang humarap. Tama ka. Tulog na siya. Pumasok ka na sa loob. Tumalikod na siya nang hawakan ni Julian ang braso niya. Pwede ba tayong mag-usap? Rinig niyang tanong nito. Marahan siyang humarap muli rito. Si Tristan, gusto mo ba siya? Julian, ano bang tanong yan? Lasing ka na. Pipihit na naman siya para talikuran at takasan ang tanong nito. I need to hear your answer right now, Celestine.
Napako ang mga paa niya. Gusto kong malaman kung meron na bang iba dyan. Sarkasmo at naiiyak na wika ni Julian. Sa pangalawang pagkakataon ay sinalubong niya ang tingin ng binata. Gusto kong malaman, may iba ka na ba? O ako pa rin? Paano kung sabihin kong ikaw pa rin? Umiiyak niyang balik tanong. Kumisap ang mga mata ni Juliana. Nawala yata ang lasing niya sa sinagot ng dating asawa. Ikaw pa rin, kahit noon pa man. Patuloy ni Celestine. Ikaw ang meron ditong iba. May jade ka na. Hinanakit nito. Nasilayan niyang sakit sa mukha ni Celestine. Tinakpan pa ng kamay nito ang mga sandali habang sinisinok-sinok. Hindi kita masisisi. Dahil ako ang may kasalanan. Umalis ako at nakipaghiwalay sa'yo. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, hindi kita kayang makitang nasasaktan at nahihirapan ng dahil sa akin. Nawalan ako ng trabaho at hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko gustong pasanin mo ang lahat ng mga kakulangan ko, Julian. Pinagmamasdan lamang ng binata si Celestine. Alam naman niyang dahilan. Naging makasarili ito para sa sariling kapakanan niya. Tingin ng asawa ay magiging masaya at maluwag ang buhay niya kung hindi siya nito kasama. Nakabaliktaran para sa kanya. Ayokong mahirapan ka sa buhay mo nang dahil sa akin. Ikaw ang buhay ko, Celestine. Natigilan ng umiiyak na si Celestine. Napatitig siya sa mga mata nito. Nagsusumamo iyon habang may mga luha. Nung nawala ka, yun ang naging pasanin ko. 3 taon akong naghirap dahil wala ka sa akin. Alam mo kung anong totoong pahirap sa buhay ko? Lumapit si Julian sa babaeng minamahal. Hinawakan sa gilid ng pisngi at banayad na itinaas para magkonekta ang kanilang mga mata. Yun ang wala ka sa buhay ko, Celestine. Ikaw lang ang minahal at mamahalin ko. Julian! Umiiyak na sambit nito at hinawakan ang kamay niya. Si Jade. Paano si Jade? 2 kamay na nito ang sinapo sa magkabilang mukha niya at pinagdikit ang kanilang noo at mga ilong. Alam niya ang totoo. Walang sino man ang makakapalit sa pwesto ng asawa ko sa puso ko. At handa akong talikuran ng kahit na sino para sa'yo, Celestine. Hanggang sa tuluyang ilapat ni Julian ang labi sa kanya. At dahil sa bugso ng damdamin ay tinanggap at sinuklian iyon ni Celestine. Gumalaw ang kanilang mga labi. Habang ang mga kamay ay walang hinto sa paghaplos ng kanilang mga katawan. Pinadadama ang sabik at pangungulila sa isa't isa. At kung paano sila nakarating sa ibabang bakanting kwarto, mahubaran ng damit at bumagsak sa kama ay hindi nila alam. Basta tinayaan lamang nila ang sariling maging malaya na iparating ang lihim na dinadala ng mga puso. Pusong 3 taong nakulong sa pangungulila. Nang magmulat ng mga mata si Celestine, marahang kinapa niya ang katabi. Napaling agad siya nang walang mahawakang kahit ano at sino. Marahan siyang bumangon. Hawak-hawak ang kumot na nakatakip sa walang saplot niyang katawan. Napatitig siya kung saan. Maliwanag ang natandaan niya kagabi. May nangyari sa kanila ng dating asawa. Kaya't nasaan ito ngayon? Lumabas siya ng kwarto. Naabutan niya ang ina. Nahihiya siyang lumapit at baka magtanong kung bakit siya sa ibang kwarto natulog. Mama, si Lucas po? Tanong niya nang lumapit sa mesa. Nauna nang pumasok, kasabay ni Tita Siren niya. Dahil mukhang wala namang balak magtanong ito kung saan siya natulog, ang ama naman ng bata ang tinanong niya. Eh, si Julian po. Nahihiyang wika ni Celestine. Maaga ring umalis. Uuwi na muna raw sa kanila. Kaswal at walang kaalam-alam na sagot ng kanyang ina. Bumaha naman ang lungkot sa mukha niya. Napakapit siya sa silya habang nanlalambot ang binti dahil sa narinig. Bakit ito umuwi matapos may mangyari sa kanilang dalawa? Maliligo lang po ako. Pigil na iyak niyang sad bago umakyat sa hagdan. Wala si Celestine sa sarili habang papasok sa jewelry shop. Nasa isip pa rin niyang nangyari sa kanila ni Julian. Hindi siya nagsisisi at hindi rin siya
Lasing para hindi maalala ang namagitan sa kanila ng dating asawa. Matino siya at kusang ipinaubaya ang sarili dito. Dahil mahal niya pa rin si Julian at ang nagawa nitong pag-amin ang nagtulak sa kanya para magpakatotoo na rin. Pero si Julian, bakit ito aalis at babalik sa nobya? Pinaglaruan lang ba siya ng dating asawa? Celestine! Pumormal siya nang makapasok at makita si Rica. Nagmamadaling lumapit at may inabot sa kanya. Pwede mo bang dalhin to sa St. Joseph Church? Bumaba ang mga mata niya sa isang paper bag. Nakalimutan ng customer yung singsing niya. Nagtaka siya. Bakit? At saka palitan mo yung damit mo. Kasali yun, baka mapagkamalan kang caterer. May sapilitang inilagay na isa pang paper bag ito sa kamay niya. Bago siya mabilis na tinalikuran. Naiwan pa rin siyang naguguluhan. Bakit sa dinami-rami ng makakalimutan ng ikakasal, yung singsing pa? Walang nagawa si Celestine kundi isuot ang ibinigay ni Rica. Parang wedding casual dress ang ibinigay sa kanya ng kaibigan. Hindi na lang niya binigyan ng pansin dahil formal naman ang damit at tama para sa selebrasyon. Nagpunta sa isang simbahan si Celestine. May mga taong tila organizer sa labas. Excuse me. Bigla na lamang siyang hinawakan ng lalaki at itinapat sa pintong nakasarado. Teka lang po, ibibigay ko lang to sa... Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang magbukas ang pinto ng simbahan. Marahan siyang luminga at sumalubong sa kanyang liwanag mula roon. Diretsyong napatingin si Celestine sa replika ni Jesus na nakapako sa krus. Bumaba ang tingin niya sa isang pare at sa mga sakristan. Kumura pang mga mata niya nang makita ang mga naroong bisita at tila hinihintay siya. Ate! Shara? Mama? Naroon ang inang si Olivia at Shara, nakabihis at nakaayos na tila mga abay sa entourage. Anong meron? Ngumiti lamang ang mga ito bago inilagay sa ulo niyang isang puting belo. Congrats, ate! Bati ng bunsong kapatid. Tumulo ang mga luha niya. Niyakap siya ng ina. Kahit naguguluhan ay parang may nabubuo ng kung ano sa puso niya. Mami! Lucas! Tumakbo mula sa gitna patungo sa kanyang anak. Cute na cute ito sa suot na white and black tuxedo. Bumaba siya at hinalikan ng anak. Tinulungan ni Shara ang pamangkin na buklatin ang hawak niyang paper bag. Inilabas doon ang isang maliit na kahon at alam niyang sing-sing ang naroon. Tara, Mami! Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Celestine. Napatayo siya at humakbang. Naguguluhan pa rin ang kanyang anyo habang pinanunood siya ng mga nasa simbahan. Nang tumunog ang musika mula sa piano, ay doon niya lamang natanaw si Julian. Guwapong-guwapo sa suot na Americana suit at may ngiti sa labi. Mas rumagasa ang mga luha ni Celestine. Kung panaginip lang ito, hindi niya gugustuhing magising. Hawak kamay sila ng anak habang naglalakad sa gitna ng simbahan, habang may magandang musika. Napangiti si Julian habang pinanunood ang dalawang bumuo ng buhay niya. Ang babaeng kahit kalimutan ay hindi niya magawa at ang batang muling nagkonekta sa kanilang dalawa. Pinunasan niya ang mga luha. Tinabihan naman siya ng ina at ngumiti. Muling nagkatinginan si Celestine at Julian. Nang mapatapat sa harap ng altar, ay niyakap ng ina ni Julian ang kanyang mapapangasawa bago binuhat ang apo. Nang mahawakan niya ang kamay ng lalaking mahal, ay sigurado na siyang hindi siya nananaginip. Hindi niya napigilang yakapin ito. Napangiti si Julian at inalalayan siya. Akala ko umalis ka na. Bulong niya rito habang umiiyak. Kanina, nahirapan akong iwanan ka sa kama. Gusto ko nga pagising mo. Ako ang makita mo. Ang kaso kailangan kong ayusin ng bigla ang kasal nating dalawa. Para hindi ka na madalaw ng Tristan na yun. Bulong na biro ni Julian. Nagharap silang dalawa. Pananagutan ko ang nangyari sa ating dalawa. Kung magkaanak tayo, mamahalin ko siya. Si Lucas at ikaw, habang buhay. Iyak na lamang ang naging tugon ni Celestine. Hanggang sa tuloy na silang umarap sa pare. Binindisyonan ang kanilang pagsasama. Magkahawak ang kamay nila
sa buong misa. Pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Anunsyo ng pare. Nakangiting nagharap ang dalawa. Marahan at maingat na itinaas ni Julia ng belo niya. Mahal na mahal kita, Celestine. Ikaw ang simula at dulo ng buhay ko. Naiiyak na aniya ni Julian sa asawa. Pinunasan ni Celestine ang mga luha niya. Ang iwan ka at sumuko sa iyong pinagsisisihan ko sa buong buhay ko, Julian. At sa pagkakataon na to, pangako, hindi na ako aalis sa tabi mo. Magsasama tayo habang buhay, kasama si Lucas, at magiging anak pa natin. Mahal na mahal kita. Umiiyak niyang pahayag bago tuluyang tinapos ng isang halik ang kanilang kasal. Nagyakap sila at agad na tumakbo si Lucas sa mga magulang. Lumipas lamang ang ilang linggo ay nagbunga ng pangalawang anak ang nangyari sa kanila ni Julian. Si Jade ay tahimik na bumalik sa London. Nagpadala naman ng mensahe si Celestine sa dating nobya ng asawa. Nang hingi siya ng tawad at kung patatawarin siya nito o hindi, tanggap niya, hindi biro ang masaktan. Masaya silang mag-asawang mabubuhay. Si Julia na kahit kailan hindi nagkulang, habang buong puso niyang sinusuklian ang pag-ibig na ibinibigay nito. Sa pagkakataon na ito, alam ni Celestine na mali ang sumuko siya noon. At nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa hindi mabilang na biyayang ipinagkakaloob sa kanya. Ngayon, alam niyang kapag ang isang tao ay para sa'yo at padala talaga ng Diyos sa buhay mo, anuman ang mangyayari, magkikita at magiging kayo pa rin sa dulo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!